ay tumayo, and please open your Bibles sa lahat po ng nasa Google Meet at Facebook Live ay pakibuksan po ang iyong mga Biblia sa Book of Ecclesiastes. Sabi ko po kayinang umaga ay may kadugtong po yung ating pong lesson kayinang umaga. Ano po? It's all about, ano po? Following or making a decision to follow the Lord Jesus Christ. Okay? Now, dito po sa babasahin po natin kapatid, ay ewan ko kung ilang beses na po itong prinis sa inyo. Pero maganda lagi na paulit-ulit para lalo't po tayong laging mapaalalahanan. Po, pag may repetition, mayroong purpose po yan, may dahilan. Okay? Kasi ang tao nakakalimot po yan. So ang gamot sa tao nakakalimot ay laging paalala. Okay? Verse number 1, chapter number 5. Chapter number 5, verse number 1. Sorry. Kita niyo na po. Okay, in verse number 1, chapter number 5 ng Ecclesiastes. Ha? By the way, ang sumulat po niyan, ang writer ng Book of Ecclesiastes, ay walang iba kundi si Haring Solomon. Okay, si Haring Solomon din po yan. Now, ang sabi niya po in verse number 1, keep thy foot when thou goest to the house of God, and be more ready to hear than to give the sacrifice of fools, for they consider not that they do evil. Be not rash with thy mouth, and let not thine heart be hasty to utter anything before God. For God is in heaven, and thou upon earth. Therefore, let thy words be few. For a dream cometh through the multitude of business, and a fool's voice is known by multitude of words. When thou vowest a vow, eto, when thou vowest a vow unto God, defer not to pay it. For he hath no pleasure in fools. Pay that which thou hast vowed. Better it is that thou shouldest not vow than that thou shouldest vow and not pay. Okay? Ang nagsasalita po rito kapatid ay subok na po. Regarding po sa vow. Okay? O yung sa commitment na kung tawagin po natin. Na pag-uusapan po natin kapatid, yung verse number 4, yung vows. Yung vows ang pag-uusapan po natin. Tayo po sandaling manalangin, dakila naming Diyos na mapagpala at makapangyarihan sa lahat. Muli kami po ay nagpapasalamat po sa inyo, Panginoon, sa pribileho na kami po muli ay makapakinig ng inyong salita, mapangaralan ng inyong salita, Panginoon. At salamat po muli sa mga anak niyo po na kasama po namin dito po sa loob ng gusaling ito. Ganun din po, Panginoon, sa mga nasa Facebook Live at sa Google Meet, Panginoon. Ang hiling ko po, Ama, bigyan niyo po kami ng magandang internet connection, stable na connection, Panginoon. At muli, hiling ko po, O Diyos, na sukluban niyo po kami, balutin niyo po kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. At huwag niyo pong pahintulutan na ang bawat isa, Panginoon, ay istorbohin ng Diablo at gambalain po kami, Panginoon. Igapos niyo po, anuman po yung paghahadlang na maaring gawin ng Diablo sa oras po na to, Panginoon. Sawayin niyo nga po ang Diablo. At samahan niyo po kami, Panginoon, babain niyo po kami, gabayan niyo po kami sa pag-aaral po namin ngayong hapon. At pinapangako po namin, Panginoon, ay babalik po namin sa inyo ang lahat po ng papuri at pasasalamat pagkat kailan po, Panginoon, ang karapat-dapat tumanggap dito. Ito po lahat ang ayon pong samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at pwede po tayo mga po. Now, dito po sa verse number 1, kapatid, ay binibigyan po ng emphasis ni Haring Solomon yung ating pong pagdalo sa pagtitipon o yung attendance po natin sa gawain. Okay? Now, dito po kasi kapatid, sa atin po ay meron po tayong kung tawagin po natin sequence ng ating pong program. Okay? Now, sinasabi nila na monotonous daw yung ating programa at hindi po ito spirit-led. Tandaan niyo po kapatid, kaya po tayo may ganito kasi gusto po natin na maayos na programa. Hindi po yung kung saan-saan tayo kukuha ng kakanta, hindi po kung saan-saan tayo kukuha ng magtuturo. So, ibig po sabihin niyan, kapatid, ano po, hindi na po, kumbaga, hindi po magulo yung ating pong panambahan. May kaayusan po tayo. Okay? Now, kung napansin niyo po, kapatid, iba yung teaching when it comes to preaching. During Sunday school, ako po ay nagtuturo po sa inyo about doctrines o yung mga dapat niyo malaman, ano po, kasi sa Sunday school, kapatid, iba po ang turo sa Sunday school, kung napansin niyo po yan. But when it comes to preaching, eto po yan. Kaya nga po, binibigyan po ng emphasis, kapatid, yung preaching time.
Pero huwag niyo po sasabihin na sa preaching time na ako mag-a-attend kasi preaching yun eh. Kapatid, ang Sunday school, pahalaga po yan, nakasinghalaga po yan ng preaching service po natin. Naunahan niyo po yan. Bakit po? Pareho po ang pinag-uusapan po dyan. Parehong salita ng Diyos ang pinag-uusapan dito po sa Sunday school at salita ng Diyos din po ang tinatalakay po natin pag-preaching time. Okay? Now, ang pagkakaiba lang po niyan ay ganito. Okay? Pagkatapos po ng preaching, kung napansin niyo po, meron po tayong tinatawag na altar call o yung invitation. Tama? Ngayon, ginagawa po natin mula noon hanggang ngayon po yan. Ngayon, sabi nila, bakit kailangan po mag-altar call o bakit pa magkaroon ng invitation? Kapatid, tandaan niyo po ito. Okay? Ang altar call, ito po yung response po natin sa napakinggan po natin na mensahe. Naunahan niyo po yan? Ito yung response. Halimbawa, nakapakinig po tayo kayo nung umaga. Yung challenge ba? Yung hamon na ano po yan? Hindi dapat tayo maging tagasunod ni Kristo na kagaya po ng pinag-usapan po natin. Yung mga so-called followers lang. Pero dapat maging totoong tagasunod tayo ng Panginoong Hesus Kristo. Okay? So, ngayon, napakinggan po ninyo, ano po yung kaugalian ng mga so-called followers ng Panginoong Hesus Kristo? They are just admirers of the Lord Jesus Christ, but actually, they are never the followers of the Lord Jesus Christ. Okay? Bakit po? Marami silang kadahilanan. Because they are just driven by emotions. Ano po? May excuses po sila. And kung minsan, nagbabago-bagong isip. So, hindi po ito yung mga followers na sinasabi ng Panginoong Hesus Kristo. But these are the true followers. Ano po yan? They deny themselves. See? Ito ang mga totoong followers ng Panginoong Hesus Kristo. Ano po yan? They deny themselves and pick up their cross daily. And daily, ang sinusundan po nila ay hindi yung sarili po nila, kundi ang Panginoong Hesus Kristo. So these are the true followers. Ngayon, na-present po sa atin yon yung truth. Okay? Na ito ang tagasunod ng Panginoong Hesus Kristo. Therefore, kapatid, pagdating po ng altar call, ano naman po ang dating sa atin? Ano ang pipiliin natin sa dalawa? Yung bang sunod-sunuran lang o talagang tagasunod ng Panginoong Hesus Kristo? So that's why meron po tayong tinatawag na altar call. Kasi ito ngayon yung decision po natin na ano, gagawa tayo ng commitment na talagang susunod tayo sa Panginoong Hesus Kristo na hindi na po magbabagong isip po natin at hindi po tayo titigil sa pagsunod sa Panginoong Hesus Kristo. Naanuhan niyo po yan. So kaninong umaga, gumawa po tayo ng decision. Okay? Ang decision na ginawa ninyo, that is a solemn promise. Okay? Now, ang tawag po dyan sa solemn promise po na yan, it is a vow. Hindi sabaw. Ito ay vow, V-O-W. Yung ginawa niya po na pagluhod dito kanina, sinabi po niyo, kung sakasakali lang po, tanging ko lang po, nakakalam po niyan. Pero kung halimbawa, nangako po kayo sa Panginoon na Panginoon, mula ngayon, talagang susunod na po ako sa inyo, iiwan ko na po yung aking pong kayabangan, and I will pick up my cross, kasi ito naman po yung cross ninyo, Panginoon, and I will daily follow you. Pag ginawa mo yan, tandaan niyo po, it is a vow. Okay? Pangako mo na yan sa Panginoon. Nagkakaintindihan po ba tayo? So everybody of us made a vow. Okay? Pero ang tanong dyan, kapatid, kumusta na po yung vow? Kumusta na po yung pangako ninyo? Kumusta na po yung pinangako natin sa Panginoon? Ano na pong nangyari sa pinangako natin sa Panginoon? See? Kasi kung tayo nasa kamunduhan, pagdating ng January 1, may New Year's resolution. Magbabago na ako, ganito-ganito yung gagawin ko. Tanong, kapatid, ano na po, kumusta na po ngayon yung tinatawag mong resolution mo? See, meron ka bang ginawa? O meron na bang resulta yung New Year's resolution mo? At ilan na po doon sa New Year's resolution mo ang nagawa mo? Tanong, okay? Kada linggo, may nakapapakinggan kayong mensahe. Sa umaga at sa kahapon, dalawang beses kayo magkukumit sa Panginoon. Ang tanong ulit, what happened to your vow? Anong nangyari sa vow natin, sa pinangako natin sa Panginoon? Nadagdagan ba, nakulangan ba, o hindi pa rin nagagalaw? See? Now, ang lesson na ito, ang purpose ng lesson ito, kapatid, para maunawaan po natin, kung sino ang kinakausap natin nung sandaling
Gumagawa tayo ng pangako sa Panginoon. Naandiyan po? So, what are the facts or what are we to know about yung vows na kinumit po natin sa Panginoon? Is it para lang ba may masap, para lang ba makita tayo na lumuluhod sa Panginoon? O para lang ba yung bang may ipakiusap natin to sa Panginoon? Kapatid, wag lang tayo maging, wag lang sana maging formalism o formalities yung ginagawa po natin. See? Wag ibig sabihin na altar call, pupunta tayo rito sa unahan, luluhod po tayo o mananalangin ko sa upuan ninyo. Kapatid, may problema po tayo kung yung vow na sinabi natin sa Panginoon, eh hanggang ngayon, di pa po natin natutupad. Now, aralin po natin. Sabi nga po sa inyo, ay naituro ko na to sa inyo. But since na meron po tayong mga baguhan na mananampalataya, okay, mas maganda po, let's not pretend. Huwag tayong mag-pretend na lahat ng vow ko sa biyaya ng Panginoon, natupad ko na. Tahan niyo po, kapatid, may kahinaan po tayo. At prone po tayo na makalimot sa vow na ginawa po natin. Ano niyo po yan? We are prone na makalimot po or hindi po natin to pa rin. Bakit? Tao lang po tayo eh. May pagkukulang po tayo. Meron po tayong kahinaan. Okay? So ngayong hapon, yun po yung dahilan kung bakit po ako magdadala ng ganitong mensahe na muli mapalalahanan po tayo about the vows that we are committing, about the vows that we are promising. Intende? Tandaan niyo po, when it comes to vow, kapatid, ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam po niyan. Naunuan niyo po, hindi naman ito yung public confession ng vow mo na parang sa kinakasal, okay, for better, for worse, tayo magsasama sa hirap at ginhawa, magsasama tayo at tayong kamatayan lang magpapahiwalay sa atin. See? Yun po yung vow ng mag-asawa, till death do us part. Okay, public po yan, paghahayag po yan, publiko. Pero kapatid, dito po, hindi po inahayag po yan publicly. Hinahayag niyo po yan na kailan po at ang Diyos na nakakaalam. Pero ito po yung magandang paalala po sa atin. Amen. So ano po yung mga bagay-bagay na dapat po nating malaman when it comes to the vow? Okay, number one. Ito po ay 67 points. Okay, hindi, apat lang po ito. Number one. Dito po sa verse number 2. Okay? Ang sabi ng Biblia, be not rash with thy mouth and let not thine heart be hasty to utter anything before God, for God is in heaven and thou upon earth. Therefore, let thy words be few. For a dream cometh through the multitude of business, and a fool's voice is known by multitudes of words. Ulitin ko lang pong basahin. Verse number 4, when thou vowest a vow unto God. Okay? When thou vowest a vow. Kung gagawa ka ng isang pangako sa Panginoon, siguro din mo yung gawin mo. Naunawa niyo po yan. Now, once a vow is made, tandaan niyo po ito, once a vow is made, it is kept letter per letter. Ha? Sasabihin natin, eh hindi naman ako kita ng Panginoon, hindi naman ako pakinig ng Panginoon. Siguro pakikinggan ng Panginoon yung mga ashes muna o yung matatagal na rito. Kapatid, tandaan niyo po ito, makinig po kayo. Okay? Kaya sabi ko po sa inyo, hindi ibig sabihin na hindi kakita ng Diyos, hindi na po niya dinig ang sinasabi mo. Naunuan niyo po yan? Kasi kung ganun ang tingin natin sa Panginoon na gagawa ako ng vow ngayon, di bale, hindi naman ito makikita ng Panginoon at hindi naman po marinig. Kasi bakit? I am in silent mode. Silent prayer lang ito. Tandaan niyo po ito, kapatid. Tandaan niyo po ito. Okay? Papa-silent mode ka man o wala kang imik, kapatid, basa ng Diyos kung ano nasa isipan mo. Bakit po ang Diyos ang nasa sa'yo? Naunan niyo po? Ang banal na Espiritu nasa sa'yo. Hindi ba sa Diyos? Kung ang tingin mo sa banal na Espiritu ay malit na Diyos, nagkakamali ka. Nagkakamali ka. Okay? Tandaan niyo po, kung gaano makapangyarihan ang Diyos Ama at ang Diyos Anak, makapangyarihan din po ang banal na Espiritu. Bakit? Diyos po siya. Huwag po nating mamaliitin, kapatid, ang presensya ng banal na Espiritu sa buhay po natin. Kaya nga po, kapatid, pag ikaw ay gumawa ng vow, tandang-tanda po yan ng Diyos. See? It is kept, kapatid. Talagang may record po ang Panginoon na ito'y pinangako mo sa Kanya.
See, huwag natin mamalitin. Sabihin natin, di ba, sa sobrang dami-dami ng nananalangin sa Panginoon, hindi na ako mapapakinggan ng Panginoon. Hindi po totoo po yan. Pagkat mismong ang Diyos na nasa sayo, rinig niya at alam niya ang day ng puso mo. Wala po tayong pwedeng itago sa Panginoon. Kaya nga sabihin natin, saman tayo pumunta, kita tayo ng Diyos eh. Ano man yung gawin po natin, alam ng Diyos po yan. Ano man yung isipin po natin, alam pa rin ng Diyos po yan. Bakit po? Ang Diyos nasa atin. Naunawaan niyo po ba, kapatid? Ano po, kung ganun po ang tingin natin, ang banal na Espiritu, ang trabaho niya lang po ay ilapit tayo sa Panginoon, nagkakamali po tayo. See? The Holy Spirit is also an all-knowing God. Naunawaan niyo po? Hello? Kaya kahit nasabihin mo na, Panginoon, total, hindi mo naman ako kita. Mas spiritual yung nananalangin sa'yo. Panginoon, siya lang mo nang unahin mo. Kapatid, nagkakamali ka kasi ulitin ko po at like yung uulitin sa inyo, kapatid, ano po, na huwag natin mamalitin ang magagawa ng banal na Espiritu sa buhay po natin. Therefore, once you made a vow, tandang-tanda po yan ng Diyos. Naanuan niyo po? Ngayon, okay? Ito po yan. Halimbawa na lang po. Halimbawa na lang po. Kasi ang sabi po rito, ang sabi nito, when thou vowest a vow unto God, okay? Kung gumawa ka ng pangako sa Panginoon, siguraduhin mo na yan ang gagawin mo. Kasi pag hindi mo ginawa po yan, kapatid, ang sabi ng Biblia, isa kang mangmang. Masakit pong tawagin na mangmang. Hello? I am kung sabi ng Biblia, for he hath no pleasure in fools. Sino tinawag na fools dito? Yung manangako na hindi sumusunod at tumutupad. Gusto mo bang bansagan ka ng Panginoon na ikaw isang mangmang? See, na ikaw isang fool? See? Sino bang tinuturing na fool dun sa book of Psalm? The fool had said in his heart, there is no God. Eh, meron kang Diyos nasa puso mo. Meron kang Diyos sa buhay mo. Tatanggapin mo, tawagin ka ng Diyos na ikisang mangmang. Diba? Ngayon, meron naman pong way out kung tawagin po natin. May ino-offer naman po ang Panginoon para hindi ka tawagin na mangmang. Naunan niyo po? May remedyo naman po yan eh. Saan po yan? Verse number 5. Ano pong sabi ng Biblia? Better it is that thou shouldest not vow than that thou shouldest vow and not pay. Anong remedyo? Mas maganda na lang na huwag kang gumawa ng pangako kaysa gumawa ka ng pangako na hindi mo naman susundin. Hindi ka pa nga nagkasala, di ba? Hindi ka nagkasala. Ang maganda dyan, kapatid. Okay? Tignan niyo po ninyo, ha? Tignan po ninyo. Better, mas maganda na ano, hindi ka gumawa ng vow kesa sa gumawa ka ng vow hindi mo gagawin. So, anong gagawin mo? In exchange, anong gagawin mo? E di makiusap ka sa Panginoon, tulungan ka. That leads us, kapatid, doon sa pangalawang point. When thou makest a vow, kapatid, you need God, or you need the help of God para masunod po natin yung vow po na yan. Ano niyo po? Okay, number one, when once a vow is made, it is kept letter per letter. Okay, letra per letra. Alam ng Diyos po yan. Kung may, Panginoon, these are my commitments, comma. Alam ng Panginoon, nilagyan mo ng comma. Amen. Hindi mo pwedeng dayain ng Diyos. Alam ng Panginoon, kahit na imahinasyon mo lang, Panginoon, number one, number two, Panginoon, ganito. Alam ng Panginoon na meron kang, ang tawag doon, bullet. Bullet ba yun? O may mga bullets ka. See? Ha? Bullets. Yun, one, point number one, point number two, and so on and so forth. Alam ng Panginoon yan. See? Kaya kapatid, okay, ang problema, iisa na nga lang yung pangako, hindi pa magawa, gawa. Bakit po? Pasok na yun, yung pagkatao po natin. Ano po tayo? May kahinaan. See? May kahinaan po tayo. Ang tendency po natin, kapatid, okay? Unang-unang tendency,
They make a vow in times of trouble. Kung minsan, kapatid, napapalapit na lang po tayo sa Panginoon o nangangako tayo sa Panginoon kung may problema tayo. Diba? Yung tendency natin when we make a vow eh, mangangako na Panginoon, please tulungan niyo po ako. Humihingi ka ng tulong sa Panginoon, yung may problema ka na. Na ano yan po? At eto naman po, yung isang katotohanan po niyan, ang tendency natin is makalimot tayo sa vow po natin pag yung problema tapos na. See, extremes po yan eh. Dulo-dulo, kapatid. Lumalapit ka sa Diyos pag may problema, pero tapos na yung problema, wala ka na naman. Entiende? Bakit po? Kainaan po natin yan. Ngayon kung aaminin natin sa sarili po natin, nagawa na po natin yan. See, kung magiging honest tayo ha, kapatid, ilang pangako sa Panginoon ang ginawa natin na hindi natin nasunod. Let's be honest, kapatid, walang perfecto sa atin eh. Maging ako rin po, marami akong ginihingi, marami akong pinapangako sa Panginoon, hindi ko rin po natutupad. Bakit po? Pare-pareho tayo may kahinaan. Kaya nga po, kapatid, ang tanging paraan para ito ay magampanan po natin, kailangan natin ng tulong ng Diyos. See, the only remedy, kapatid, para magawa o matupad po natin yung vow po natin sa Diyos ay hilingin po lagi natin yung tulong niya. Naunan niyo po, bakit po? Yung kalakasan natin may limitasyon. See? Ang lakas natin may limitasyon po yan. Yung resources po natin may limitasyon po yan. Amen. Oh, ilan po sa inyo ang nangako noon? Nasasama kayo sa soul winning. Ni hanggang ngayon, ni anino ninyo, hindi namin makita. Bakit po? Kahinaan po natin yan eh. Naanuan niyo po? Nangako tayo, Panginoon, mag-iimbolo ako sa gawain ng Panginoon. Panginoon, ganito, lahat, papasukin mo. Marami ka ng pinako, pero hanggang ngayon, hindi po natutupad. Bakit? Kahinaan po yan. May kaya na, bawat isa po sa ating kapatid, tandaan niyo po ito, awan kinyato itinapigsa. Yeah? Nga kung kunato yung kayak na ito, kayak pa na ito, physically kaya mo. Oh, pero kapatid, at the end of the day, pagod ka rin naman. So meron tayong mga pangako na binitawan sa Panginoon na hanggang ngayon hindi natin nagagawa. Bakit po? Kasi ang problema, ginawa natin sa sarili nating kakainan. Therefore, it is a failure. See? But when we get yung tulong ng Panginoon, ano po? When we involve ang Diyos sa buhay po natin, at sasabihin natin sa Panginoon, pangunahan niyo po ako. Pangunahan niyo po ako. Ayoko po kayong pangunahan kasi may kahinaan po ako. Pero Panginoon, kailangan ko po kayo, kailangan ko po, Panginoon, ang tulong po niyo. Pangunahan niyo po ako sa aking gagawin sa pangakong ito. See? That is what denying yourself na wala kang magagawa. Ano po? At tinatanggap mo na ano? Ang tanging paraan para ano? Magawa mo yung vow na yan is through the help of the Lord Jesus Christ. See? To the help of God the Father, to the help of the Holy Spirit of God. Alam niyo kung minsan kasi paliwala sa atin ang presensya ng banal na Espiritu. Yan yung isang Diyos na very neglected. Eh, ang alam lagi natin, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, how about yung Diyos Espiritu? By the way, kapatid, pag hindi natin kinikilala ang presensya ng Banal na Espiritu, we are grieving the Holy Spirit of God. Naunawin po ba yan? Nalulungkot, at sino mang persona na malungkot, kapatid, hindi magtatrabaho yan. Gutumin mo nga yung isang ano, halimbawa, yung isang trabahador mo, gutumin mo, utusan mo kaya yan, magtatrabaho yan? Hindi. Bakit? Kasi gutom. Ganyan din po, kapatid, ang Banal na Espiritu. Kailangan pakainin natin lagi. Ang pagkain po ng Banal na Espiritu ay yung tanging salita niya. Naunawa niyo po, feeding time, you have to feed the Holy Spirit of God. Ang ipifeed mo sa kanya, kapatid, yung word niya mismo. See? At kung minsan, kapatid, pag nananalangin tayo, may kausapin din naman natin, patawad po sa inyo, Diyos Ama, patawad po, Diyos Anak, at sa inyo rin po, Banal na Espiritu, patawad po sa buong araw to. I have quenched you. See? I have quenched. Quench not the Holy Spirit of God. Grieve not the Holy Spirit of God.
Hindi mo napasaya. See, puros kalungkutan ang binigay natin sa banal na Espiritu. Ang tanong, magtatrabaho ba yan? No. Once you grip, hindi po aalis ang banal na Espiritu. Okay? Pangako po yan ng Panginoon. Kaya po, naniniwala po tayo sa ano? Once saved, always saved. Bakit po? Kasi ang banal na Espiritu, never po yan naaalis sa buhay po natin. Okay? Ngayon, sasabihin mo, parang wala ang Diyos sa akin ah. Bakit? Baka naman gumawa ka ng kalungkutan ng isang bagay para malungkot ang banal na Espiritu at hindi siya makapagtrabaho. Naunawa niyo po yan? Oh, ngayon, eto po yan. Okay, tignan niyo po ha. Halimbawa na lang po, kapatid, yung very, yung lagi natin pinag-uusapan, yung soul winning, yung topic about soul winning. Alam niyo kapatid, araw-araw ginigiba ng banal na Espiritu yung puso mo. Mag-soul winning ka naman. Mag-share ka naman. Lapitan mo na yan. Paagyan mo ng salita ng Diyos. Abutan mo na ang trucks. Ipaklala mo naman ako dyan. Ilang beses ko yung ginigiba. Pero dinadaanan nyo lang. Ha? Napansin nyo po ba yan, kapatid? Kuminsan, at the back of our mind, di ba? Napapatingin tayo bigla. Parang gusto kong kausapin yun. Di ba? Pag soul winner ka, sensitive ka sa bagay na yan. Sensitive ka sa bagay na yan. Pag pinalampas mo ang pagkakataon, kapatid, babalik ka ng Panginoon doon. At pag binili ka ng Panginoon doon, huwag na huwag mong tatanggihan yan pagkat what? Yan ang dinidil ng Panginoon na sharan mo. Ano nga niyo po? We need the help of God once we make a vow. Bakit? May kahinaan po tayo. May limitasyon po tayo. Pero ang Diyos, walang limitasyon ang Diyos pagkat walang imposible sa Panginoon. Naunan niyo po? Now, number 3, apat lang po ito, malapit na po tayo matapos. Okay? Ang sabi ng verse number 2, be not rash with thy mouth. Okay? When you make a vow, kapatid, huwag rashly or nakalagay dyan, do not rash with your mouth. Okay? And let not thine heart be hasty to utter anything before God. Ano kung minsan, gumagawa tayo ng pangako natin kasi bakit? We are driven by emotion. Naunan niyo po yan? Kaya nga lagi sinasabi sa inyo kapatid, dapat ang nag-convict sa'yo ay ang salita ng Diyos. Hindi yung emotion mo kasi ano naman po yan, extremes naman po yan. Pag masaya ka, mangako ka. Pag malungkot ka, nangako naman sa Panginoon. See? Hindi po dapat tayo driven by emotion. Dapat kapatid, ang conviction po natin ay dahil sa ano, napakinggan natin na katotohanan. Ano nga niyo po yan? Yung truth, yan po dapat ang basehan po natin why we will make a vow sa Panginoon. See? Kumisan, yung rush kasi rito, of course, ibig sabihin hasty. Anong kasabihan? Yung very familiar na ano, haste makes waste. Yung pagmamadali, nangyayari ay ano, waste. Nasasayang. See, ilang pangako na po ang sinayang po natin. Dahil sa ano, pagmamadali natin. Ano kami saan, totoo po ito eh. Ano po, yung mga emotional na mga tao, ang daming binanggit sa Panginoon. Panginoon, ito pangako sa'yo. Panginoon, ito. Ang dami pinangako sa Panginoon. Di bakit? Masaya pa sila eh. Yung malungkot na kapatid, hindi mo na makita yung pinangako nila. O, bakit? Emotion ang basihan po nila eh. Hindi yung conviction. Dapat hindi yung truth. Dapat kapatid, gumawa ka ng decision kasi nalaman mo ito yung totoo. Dapat lagi kapatid, ang pundasyon, okay? Ang pundasyon ng ginagawa natin ng decision, dapat galing po yan sa salita ng Diyos. Wag sa emotion po. Mangdaraya ang emotion po natin. O, tignan nyo. Halimbawa na lang po. Okay, halimbawa po ha, para makita nyo po. Halimbawa po, magre-raise po tayo ng para po sa commitment po natin. Okay? Di ba, tuwang-tuwa ka, di ba? Kasi, alam mo tawag nito, talagang tuwang-tuwa ka kasi nakita mo na may nangyayari sa gawain ng Panginoon. Diba? Natuwa ka ngayon, nag-raise ka ngayon. Pastor, ako ganito. Tapos pag-raise mo, pala may bayarin pa pala ako. Di ba? Mamaya, darating si PLDT. Mamaya si Beneco. Mamaya si Bawadi.
Mamaya si Grab. Mamaya si Tok Tok. Lahat na po ng delivery van darating sa'yo. Ha? Tapos, imbis na masaya ka, sabi mo, bakit ba naman ako nag-commit? Diba? Yan yung mga rush na commitments natin sa Panginoon. Pag-isipan ng mabuti. Amen. Kaya nga dito, halimbawa, bago natin gawin yung isang bagay, diba, pinag-iisipan natin, tinuturo muna natin, hindi ka agad-agad po yan, kapatid. Kagaya-kagaya, napansin niyo po ba, kapatid? Ito po ha, kayo po nakakalam po ito. Honestly speaking, never po akong nagturo sa inyo, never po tayong nagkaroon ng Sunday na Thanksgiving Sunday. Kung maalala niyo po, never. It never happened. Tama. Kasi we're not after the money. Hindi natin nahabol ang pera, kapatid. Naunan niyo po? Ang habol natin ito yung paglago po natin spiritually. Kasi hindi magiging problema yung giving pag ikaw ay lumalago. Kasi kapatid, ang paglago ng isang Kristiyano, ang isang basihan po ngayon ng paglago mo ay yung giving mo. Naunan niyo po? Ang totoo nga niyan, hindi pa nga ako nag-emphasize about giving eh. Ang ina-emphasize ko lang sa inyo about yung first fruit. See? So, kung iisa-isahin po natin siguro yung tithes, ano ang tithes, yung offering, ano ang offering, yung commitments po natin, ano po yan, siguro doon pa lang kayo magbibigay ng tama. Amen. Ang totoo niyan, kapatid, never ko pong in-emphasize yung bagay po niya. And then, sabihan ng Panginoon, di ba? Sabihan ng Panginoon, naabot po natin yung amount na yun. Eh kung ma-emphasize po natin yon ng mabuti, sabi nga po sa inyo, kapatid, I believe with all my heart, malalampasan po natin yung pera ng church ngayong taon na to. Naunuan niyo po? See? Ang ginagawa po natin, kapatid, hindi emosyon. Truth ang binibigay. Naunuan niyo po? Kaya kapatid, tandaan niyo po ito ha, do not make a vow. Yung tawagin natin, yung hastily, yung madalian. Kasi baka mamaya, pampirpat naman ako. Kaya kung minsan, kapatid, huwag kinagtataas ng kamay kung kinakati yung kamay ninyo. Baka mamaya kinakati, bibilangan talaga kita. Inchendi po. Okay? Now, sabi nga po sa inyo, actually, ngayong taon na to, magtuturo po ako about giving. Kasi ilang taon po ako hindi nakapagturo sa inyo ng giving. Kasi alam ko naman, ayaw ninyo. Ang tinuro ko sa inyo, talaga lahat, paano tayo lalago? Lalago ha, spiritually. See, kapatid, baliwala ang giving pag walang paglago. Tandaan niyo po yan, kapatid, ang giving, ano po, yung increase ng giving natin should also be equal sa increase ng ating pong growth. Naanuan niyo po? Growth po natin spiritually. Kaya dyan niyo po makikita ang mga taong lumalago, yung mga taong nagbibigay, lumalago rin po yan. Entiende? Nagkakaintindi po tayo? Now, last. Okay, sabi ko sa inyo, maikli lang po ito eh. Yung cost. Ano naman po yung resulta? For not fulfilling a vow. Ano naman po yung resulta ngayon, kapatid? Tandaan niyo po, may justisya ang Diyos. Di ba? Hindi natin pwedeng dayain ng Panginoon. Kaya ang sabi ko sa inyo, pagmasdan niyo po yung pagkakasulat ni Haring Solomon. This is his personal experience. Naanuan niyo po? Kasi maging siya, kapatid, bilang isang hari at bilang isang pinakamatalinong tao, akala niya na, kapatid, porket siya yung pinakamatalinong tao, si Babong Lupang ito, eh pwede niya nang dayain ng Panginoon. Eh, saan ba galing yung kanyang wisdom? Saan ba galing yung kanyang yaman? Hindi ba galing sa Diyos? See, wala naman siya actually pagmamayari si Babong Lupang ito eh. Ang lahat na meron sa kanya, galing yan sa Panginoon. At eto siya ngayon, kapatid, nagtuturo po sa atin yun na ano? There is a cost. Naunuan niyo po? In not fulfilling, may kabayaran ang ibig sabihin po niyan. May bayad ngayon pag hindi mo sinunod yung pangako mo sa Panginoon. Okay? Now, tingnan niyo po. In verse number 1, balik po tayo.
keep thy foot when thou goest to the house of the Lord. Okay? And be more ready to hear. Okay? Lagyan natin sa timbangan. Ano ang mas matimbang dito, kapatid? Yung pakikinig ng salita ng Diyos. Naunan niyo po yan. Kesa sa pangako mo. Yan ba? Yan bang laman ng Biblia? Tama ba? Okay? Be more ready to hear than to give the sacrifices of fools. Ngayon, tinawag ng Panginoon dyan, ang sabi ni Haring Solomon, ito yung sacrifices of fools. Anong tawag dyan? Yung vow ka ng vow na walang kwenta. Vanity of vanities po yan, kapatid. Walang kwentang Panginoon. Ito naman po ako, mangangako ako sa iyo. Ulitin mo na naman po yan. Maging sa panalangin ng Panginoon, magbabago na po ako. Ang sabi ng Panginoon, mas mabuti muna makinig ka kaysa vow ka ng vow. Bakit? Kasi vow ka ng vow, hindi mo naman sinusunod. Ang tawag dyan, sacrifices of fools. Para bang inuuto natin ng Panginoon? Naanuhan niyo po? Inaalok mo ng, Panginoon, magbabago na po ako. Patawarin naman na ako. Panginoon, promise, magbabago na ako. Patawarin mo naman ako. Naanuhan niyo po? Hindi po ganun, Panginoon. Kaya sabi niya, ito, be more ready to hear. Bakit? Mas kailangan mo salita ng Diyos kaysa sa pangako mo. Naanuhan niyo po yan? Naanuhan niyo po? Tinawag niya pong mangmang. Sacrifices of fools. Bakit po? Ang taong hindi marunong sumunod, okay? Sa pangako niya sa Panginoon, ang tawag diyan ng verse number 4, fools pa rin. Hello? So ilang sacrifices na po yung ginawa natin just to appease natin ang Diyos? Marami na, di ba? Tanong, kapatid, ay eto. Okay? Kung minsan nilalaro na lang po natin ang Diyos. Para bang tingin natin sa Panginoon, bata, na pag umiyak yung bata, bigyan mo ng candy para tumigil. Pag nagalit ang Diyos sa atin, bigyan mo ng candy para tumigil. Huwag tayong pagalitan. Tandaan mo, Diyos po yan. Hindi po ito bata, nakausap natin. Diyos po ito. Siya po lumikha ng langit at ang lupa. Naanuhan niyo po? Siya po yung lumikha ng langit at lupa. Huwag ibahin po natin kasi ang turing po natin sa Diyos. Kasi kapatid, sabi nga po sa inyo, pag ito ang pagkakilala natin sa Diyos, ganyan po ang ating pakikitungo sa Panginoon, na pag nagkamali tayo, Panginoon, promise Panginoon, hindi ko na po ulitin. Pero nasa isipan mo, kapatid, na ano, uulitin mo na naman po yun eh. Yun ang totoo nun eh. See? Nadaya mo ang sarili mo. Nangako ka rito, pero nakaplano na yung gagawin mo. Naanuhan niyo po yan? Kaya ang tawag yan, sacrifice ng fools. Ano pang katuloy po niyan? For they consider not na yung ginagawa mo ay kasalanan. Ang mahirap niyan, kapatid, akala mo okay yung ginagawa mo. No, ang tingin ng Diyos, yan ay isang kasalanan. Hindi ko sabi yan, kapatid, that's my opinion. Bible po ang nagsasabi. Naunuan niya po? Sinagulat kayo. Na yung vow pala na yun, it turns out to be a sin. Ayan po. For they consider not that they do evil. Ang pandaraya sa Panginoon, kapatid, meron niyang kapalit. O bakit tahimik tayo ngayon? Kasi dinanas po natin. Nanuhan niyo po? Lahat po tayo dumaan sa pagpapalo. At kung hindi ka pa dumadaan sa pagpapalo, magantay-antay ka, papaluin ka pa. Papaluin ka rin. Kasi bakit? Pag pinangako mo na, itigil mo na. Hindi ba ulit-ulit? Nanuhan niyo po? Okay lang ako, malapit ako sa Panginoon. Kapatid, si Job malapit sa Panginoon. Ang sabi ni Biblia, and there was a day sa buhay ni Job na ano, pinatay ng Panginoon, pinahintulutan ng Panginoon na mamatay yung kanyang 10 anak. Do you think na hindi mangyayari sa Panginoon? Active ako sa Panginoon. Active ako sa gawain ng Panginoon eh. May zealousness ako sa gawain ng Panginoon eh. Oops! There was a day sa buhay ni Job. Ha? Ang pagkakaiba mo kay Job, ang sabi ng Biblia tungkol kay Job, perfect si Job. Yung pagkakaiba natin kay Job, kapatid, Bible ang na-declare na si Job is perfect.
Tayo ba? Yun na, perfect na po yun ha, sa mata ng Panginoon. And yet, pinagdaanan niya po yun. Nagkakaintindihan po ba tayo? So huwag natin laruin, kapatid, yung vow. Kung ano man pinangako natin sa Panginoon, once and for all, pag sinabi natin, ititigil ko na po, Panginoon, ayoko na, Panginoon, eh tama na. Tama. Pag sinabi natin, Panginoon, mula ngayon, ang susundin ko po ay kayo, sa inyo po ako susunod. See? Panghawakan mo yan. At kailangan mo tulong ng Panginoon para ano, magawa mo yan. Nagkakaintindihan po ba tayo? Mamaya, gagawa tayo ng vow. Diba? Sabi nga po sa inyo, gagawa ka pa ba ng vow para magkamali ka? Or it is better na hilingin mo ang tulong ng Panginoon para tulungan ka? Ano ang gagawin mo ngayon? Gagawa ka ng vow rashly? Ano po? Ang sabi ng Biblia, it turned out to be a sacrifice of fools? Huh? Or, gagawin, Panginoon, magpapakumbaba ka, hingi ka ng tawad sa mga vow na hindi mo nagawa dahil sa ginawa mo ito personally at hindi mo kasama ang Diyos. Tandaan niyo po, that is a vow, kapatid. Okay? Tignan niyo po sandaling Bible niyo sa Book of Deuteronomy. Deuteronomy chapter number 23. Deuteronomy chapter number 23. Diyan na kayo? Verse number 21. Okay? Ano pong sabi ng Biblia po rito? When thou shalt vow a vow unto the Lord thy God, thou shalt not slack to pay it. For the Lord thy God will surely, teasingling ka, require it of thee. And it would be seen in thee. Pag ni-require ng Panginoon yan at hindi mo sinod, kasalanan. Tanda niyo po. Ibig sabihin, kapatid, once you make a vow, sisingling ka ng Panginoon. Yun. Anuan niyo po? Pastor, sa way out na lang ako. Ano yun? Hindi lang kumanga ako, baka magkamali pa ako. Ha? Yun ang sabi ng Bible eh. Pero kapatid, di ba anak ka ng Diyos? Ibig sabihin yan, nagtitiwala ka sa magagawa mo. Di ba? Yung way out mo. Pero kapatid, mas maganda na lang na sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo po ako. Guess po ninyo? Anak tayo ng Diyos eh. May Diyos po tayo eh. Therefore, sa Diyos tayo magtiwala. At huwag yung sarili natin. Sabihin natin, hindi na akong mangako sa Panginoon, pero gagawin ko to. Nagtiwala ka pa rin sa sarili mo. See? Ang mas maganda, Panginoon, ito po yung aking pong sasabihin sa inyo. Pero Panginoon, kailangan ko po kayo. Kailangan ko po ang tulong po ninyo para magawa ko po ang bagay nito. See? That is making a vow. Ano ngayon yung response po natin? Ano kaya ngayon ang response po natin sa napakinggan po natin mula kanina umaga? Okay? Will you follow? Kung susunod po tayo, kapatid, sa Panginoon, ano po, let's make a final decision na sa Kanya lang po tayo titingin at hindi po tayo titingin sa likod, sa kaliwa o sa kanan. Ano niyo po? Ang tingin po natin doon sa Panginoong Heso Kristo na sabi ng Biblia, the author and finisher of our faith. The way, the truth, and the life na hindi po tayo ililigaw ng Panginoon. See? Make a final decision and make a vow na sabihin natin, Panginoon, alam ko po, mahirap sumunod. See, mahirap i-give up yung aking pride. Patulungan niyo po ako, Panginoon. I can only pick up my cross. Pagkatapos kong i-give up yung aking pride. Alam niyo, totoo lang, kapatid. Do you think na hindi kayang buhatin ng Panginoon yung cross niyon going to Calvary? Di ba? Isipin niyo po yun. Kaya niyo yun actually. Kaya niyang humingi ng anghel para buhatin yung cross eh. Pero hindi ginawa. Bakit? Nasa katawang lupa po siya. Pagpapahayag na ano, mayroon po siyang kahinaan. Ano niyo po? Nasa katawang lupa po ang Panginoon eh. Ibig pong sabihin niyan, may limitasyon yung kanyang lupang katawan. Pero hindi ibig sabihin, kapatid, na may kahinaan yung kanyang pagka-Diyos.
Pinapakita, pinapahayag niya lang kapatid na nasulupang katawan siya, therefore may kainaan siya. Kung ang Panginoong Hesus Kristo kapatid, nahulog, natumba nga siya eh, tatlong beses natumba, ikaw kaya? Kaya natin sabihin kapatid, malakas po tayo. Ang Panginoong Hesus Kristo, tandaan niyo po yan, he carried this cross. Tatlong beses na bumagsak. Ano ngayon kapatid? Hihingin po natin tulong ng Panginoon o magpapatuloy po tayo, sabihin natin, kaya ko pa to. Tayo tayong lahat. At tayo manalangin. Dakila namin Diyos na mapagpala at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat muli sa inyo pong salita na inyo pong napakinggan. It's now time for us, Panginoon. Ano naman po yung response po namin sa inyo pong salita? Sa amin sa inyo ay po napakinggan. Panginoon, tulungan niyo po kami kung kami po gagawa ng vow o ng promise sa inyo, Panginoon. Maaring we will do it rashly or harshly, Panginoon. Or para lang may masabi kami, Panginoon. At nakakahiyan naman po kasi, Panginoon, ang totoo nito, pangako po kami ng pangako na hindi naman po namin nasusunod. It's better for us, Panginoon, na hilingin po namin ang tulong ninyo, Panginoon, when we make a vow. Another vow, Panginoon, kailangan po namin kayo. Sandaling. Tulungan niyo po kami, Panginoon, dahil po sa aming pong mga kahinaan. Habang tayo po'y nakatayo, nakayo ko ang ating pong mga ulo, nakapikit ang ating pong mga mata. It's now the moment of truth, kapatid. Ano man yung sasabihin mo sa Panginoon, it is kept letter per letter. But you, we all need the help of God para sa vow na ating pong gagawin. Sige po, lapit po tayo sa Panginoon. Pwede po tayo makipag-usap dito at sa ating pong mga upuan. Dakila namin Diyos na mapagpala at makapangyarihan sa lahat. Andito po kami, Panginoon. Ang una, para hingi po ng kapatawaran, nagawa namin pagkukulang pagkakasala sa inyo, Panginoon. Lalo na sa mga times na gumawa po kami ng vow na hindi po namin ito na. Dahil po sa hindi po namin inilala, Panginoon, ang magagawa niya po sa buhay. Now, Panginoon, let this be a reminder sa amin, Panginoon, every time na kami po gagawa ng vow, na ito po ay alam po ninyo. At kung consider po namin, Panginoon, na ang kausap po namin ay yung Diyos na lumikha ng langit at lupa at ang nagligtas din po sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, turuan niyo po kami. Lalo pa po kami magtiwala sa inyo ng hindi po sa magagawa o sa kaya namin gawin, Panginoon, sa bawo na amin pong bitawan. Pagkat maaring hindi po namin ito kakayanin, pagkat meron po kami mga limitasyon. Sa inyo po, Panginoon, wala pong hangganan ang inyo pong kapangyarihan, wala pong hangganan ang kalakasan po ninyo. Hindi po kayo napapagod o Diyos sa pagpapagod sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, tanging kayo lang po ang nakakaalam kung ano po yung mga itinulog ng anak niyo po sa inyo sa gabing ito. Yan yung aring po, Panginoon, na sa sandaling ito, ibalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito nga po lahat ang aming pong samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. At pwede po tayong bumalik sa ating pong kinaupo. Okay. So, kapatid, I hope na nakatulong po yan sa atin.